So lalo pa kayo na ang daming nakapreprend dito sa Dali Fitness Gym. Like si Kiel, si Bon, si Josh. So na-inspire ako sa kanila na lagi kong tinatatak sa sarili ko na dapat sa next na labas ko, talagang matindi. Kayo during off-season, hindi sa on-season. Sa on-season, kinukondisyon nyo na lang kung ano yung condition na nagawa or improvement na nagawa nyo during off-season. Okay? Kaya during off-season talaga, dapat i-treat nyo to na parang naka-prep pa rin kayo. Kasi kahit anong sabihin nyo, tandaan nyo guys, hindi to paramihan ng pagsampa sa stage, kundi patindihan to ng pagsampa sa stage. Dito ka tatatak sa mga tao. Hello guys! Punta kayo dito po sa Dali Fitness. Sabay-sabay tayo mag-workout. Mekas-mekas din dyan. Yeah. So hey guys, Poy Paolo, welcome back to the channel. So nandito tayo sa Dali Fitness Gym ngayon. So magpo-pull day tayo ngayon. So share ko lang sa inyo guys kasi madami na tayong mga friends from the community na nagtatanong kung kailan ba yung next labas natin. Actually guys, for now, in the zone pa rin talaga ako for off-season. So sa past 2 years na nagawa natin, masaya ako sa mga improvement na nagawa natin sa sarili natin. And I think 2 to 3 more years, ready na at confident na ako sa next na ilalabas natin. So lalo pa ngayon na ang daming nakapreprend dito sa Dali Fitness Gym. Like si Kiel, si Bon, si Josh. So na-inspire ako sa kanila na lagi kong tinatatak sa sarili ko na dapat sa next na labas ko, talagang matindi. Yun yung gusto kong mangyari, na makalabas ako ng matindi. So tandaan nyo guys, kaya tayo nag-off season, dito natin ginagawa yung improvement season talaga. So dito natin i-improve yung size natin, yung performance natin sa training, and also yung recovery natin from the past on-season natin, dito nangyayari. Kaya taka, samahan nyo muna kami mag-pull day, and let's go. So first exercise natin is standing lat prayer. So yun guys, i-treat nyo yung off-season nyo na parang on-season din kayo. So ano yung ibig sabihin ko dito? So yung mga bagay na ginagawa nyo during on-season, let's say yung disiplina nyo, yung hard work nyo, consistency nyo, during the on-season dapat on point pa rin kahit naka-off-season kayo. So bakit? So off-season, tandaan nyo, dun nyo ginagawa yung improvement talaga. Improvement sa shape nyo, sa performance nyo, and sa recovery nyo from the last prep, dito siya nangyayari. Kaya dapat, especially sa mga natty athletes dyan, so take time, para mag-grow muna kayo. Huwag kayong magmadali ng prep lang kayo ng prep. Kasi lalo na sa ating mga natty athletes, takes time talaga para mag-grow tayo tsaka mag-mature yung muscle natin. So yung mapapansin nyo, from last week, ito din yung mga ginagawa naming movement. So off-season naman talaga, kahit mapa-on-season ka, wala, ganun talaga. Itanggapin mo na kailangan mo siyang gawin ng paulit-ulit. Hindi mo siya kailangan every time na mag-workout ka, papalit-palit ka ng workout. Kaya nasabi nga natin, consistency talaga. Kailangan mo maging consistent at saka huwag kang magsawa. Let's go. Thanks bro. Ayun. Say they fly, bitch like Lil Bay, that's the guy. Never will you fucking try. Clever while I fucking die. Take a step and make a bet. Make a switch. Woo, let's go, bro. So guys, tandaan nyo, sa bodybuilding, hindi paramihan ng labas yan. Patindihan ng labas yan. Hindi yung gusto mo mag-prep ka na lang every year, lalo na sa atin ng mga natural athlete. It takes time para mag-improve tayo, mag-size up tayo, and mag-mature yung katawan natin. Kaya enjoy nyo. Enjoy nyo yung off-season nyo. Yeah.
Guys, yung lagi ko sinasabi sa inyo after nyo matapos sa mga gamit na ginamit nyo. Matuto kayo magbalik ng mga gamit. Sabi ko nga, respeto sa mga next na gagamit. Kaya matuto tayo magbalik ng gamit. Tara! Pantay ba? Pantay na. So yun guys, kaya kung mapapansin nyo rin, so mostly ng mga clients or athletes natin, every season, before pa sila mag-proceed sa competition prep, mostly hawak ko na talaga yung off-season nila. Kasi doon pa lang talaga, malalaman ko na agad yung accountability ng isang tao. Kumbaga, accountable na agad siya sa akin sa off-season niya. So, mas na visualize ko maigi kung anong magiging looks niya pag na-condition na siya. Kaya yun, gano'n ka-importante talaga yung off-season. Let's go. So, ngayon guys, nandito na yung isa sa mga kaibigan natin dito sa Dadel Fitness Gym. So, ewan ko kung napanood niyo yung trending video na Mekos Mekos. Puntaan natin siya. Nandito siya eh. Ayan, no? Si Mekos Mekos. Di ba? Mekos Mekos. Mekos Mekos. Ano ba, ano daw meaning ng Mekos Mekos? Parang yung halo-halo daw. So, yun guys, yung makikita nyo sa Facebook, di ba yung trending na video ng Mekos Mekos? Sinahalo-halo yung pagkain. Di ba? So, yun yung meaning ng Mekos Mekos. Tawag nila, Mekos. Kumsan, Mekos Mekos. Guys, tapos na yung full day natin together with Coach Jubel and Insan. Ayan. Ulitin ko lang, pahalagahan nyo lagi yung off-season nyo. Tandaan nyo, nag-i-improve kayo during off-season, hindi sa on-season. Sa on-season, kinukondisyon nyo na lang kung ano yung condition na nagawa or improvement na nagawa nyo during off-season. Okay? Kaya, during off-season talaga, dapat i-treat nyo to na parang naka-prep pa rin kayo. Kasi kahit anong sabihin nyo, tandaan nyo guys, hindi to paramihan ng pagsampa sa stage, kundi patindihan to ng pagsampa sa stage. Dito ka tatatak sa mga tao. Kaya kung gusto mong lumabas ng matindi talaga pag nag-prep ka, gandahan mo yung off-season. Lalo na kung natural athlete ka, mag-aantay ka talaga ng panahon para mag-improve or ma-develop yung katawan mo. Kaya kung gusto mong pumasok sa competitive level ng natural bodybuilding, talagang it will take time talaga para mag-mature ka. Especially ngayon, like ako, naka-off-season ako, yung nutrition ko, hindi dahil flexible dieter ako, pinapabayaan ko na yung pagkain ko. Makikita nyo, yan, nag-grocery pa rin kami, may ground beef dyan, may chicken breast dyan, lahat, on point pa rin ako everyday sa macros ko. At the same time, yung training ko, lahat, naka-track yan, naka-program yan na maayos, and also, yung recovery ko. Nasa average ako ng 6 to 8 hours of sleep every single day, so hindi ko pinapabayaan yan. Kasi, in the next 2 to 3 years, yun nga, gusto kong lumabas talaga ng sobrang tindi. So, hindi ko hinahype yung sarili ko, pero gusto kong i-prove sa sarili ko na lalabas ako ng matindi. So, yun, bago matapos tong vlog na to, kasama natin ngayon si Victor. Yun. Full name, good trade. Invite mo naman sila dito. Hello guys. Punta kayo dito po sa Dali Fitness. Sabay-sabay tayo mag-workout. Mekas-mekas insan. Yeah. So yun guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next one. Peace!